kasaysayan ng mga barkong pandigma sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kapatid na sambayanang Pilipino. Bago tayo magsimula mga kapatid, huwag mong kalimutan ang pag-subscribe, like at share para sa karagdagang kaalaman ng lahat ng sambayanang Pilipino. RPS Samar PS-33 Navy Warship 21. Ang RPS Samar PS-33 ay ang USS Project M278 ay isang Admirable Class Minesweeper na itinayo para sa United States Navy noong World War II. Siya ay na-decommission noong 1947 pagkatapos ng serbisyo sa panahon ng digmaan at inilipat sa Philippine Navy noong 1948 kung saan siya ay nagsilbi sa ilalim ng pangalang RPS Samar M33. Siya ay tinamaan mula sa Philippine Navy noong 1960, higit pa riyan, hindi iniuulat ang kanyang kapalaran sa mga pangalawang mapagkukunan. Karera. Ang proyekto ay inilatag noong ika-isa ng Hulyo taong 1943 ng Gulf Shipbuilding Corp. Chickasaw, Alabama, inilunsad noong ika-20 ng Nobyembre taong 1943, itinaguyod ni Ginang Irene D. Jenkins, at inatasan noong ika-22 ng Agosto taong 1944. Umalis ang proyekto sa U.S. Naval Repair Station, Algiers, Louisiana, ika-7 ng Setyembre para sa Little Creek, Virginia. Sa ruta, pinalayas niya ang German submarine U-518 pagkatapos nitong torpedo sa SS George A. D. 125 nautical miles, 232 kilometro, 144 na milya off Wilmington, North Carolina, noong ika-12 ng Setyembre. Ng maglaon. Ang mga operasyon para sa minesweeper mula sa Portland, Maine, kung saan siya nagsanay gamit ang mapagkaibigang submarino noong Oktubre, hanggang Cape Charles, Virginia, kung saan siya nagtaning ng maliliit na minahan, hanggang Port Royal, Bermuda, kung saan siya nag-escort Kiowa at Cepelo noong Desyembre. Ipinagpatuloy ng proyekto ang mga operasyon sa baybayin ng Atlantic Ocean noong unang kalahati ng 1945, ngunit noong Hulyo ay nagpatuloy sa pamamagitan ng Panama Canal Zone patungo sa San Pedro, California. Sumasali sa minesweep ang operasyon sa California noong Agosto, ang barko ay umuusad sa Pearl Harbor ika-24 at sa Eniwetok at Saipan noong Setyembre. Pagkatapos huminto sa Buckner Bay, nakarating siya sa Japan noong 20. Nanatili siya sa tubig ng Japan kaugnay ng aktibidad ng Japanese minesweeping at para gumawa ng mga exploratory sweep sa lugar ng Omaisaki. Ang proyekto ay na-decommission, ika-13 ng Hunyo taong 1946 sa Subic Bay, Philippines, at inalis mula sa Naval Vessel Register noong 16 ng Setyembre taong 1947. Inilipat siya sa Philippines noong 24 ng Mayo taong 1948 bilang RPS Samar M33. Kalaunan ay na-reclassify siya bilang isang patrol corvette na may pennant number ng PS-33. Siya ay tinamaan noong 1960. Ang kanyang huling kapalaran ay hindi iniulat sa mga pangalawang mapagkukunan. Mga parangal. Nakatanggap ang proyekto ng isang battle star para sa serbisyo ng US World War II. Maraming salamat sa pag-subscribe, like at share. Mabuhay ang bansa sa perlas ng silanganan. Three years after RPS Samar, PS-33, damage a unidentified but alleged to be a Chinese submarine supporting the Falahap rebels off Limon Bay, Quezon Province in 1952. RPS Samar would again hold the record of finally sinking again an unidentified submarine, PS-33 now skippered by Lieutenant Borgos Balulio of Philippine Navy. During RPS Samar mission to verify reports concerning a submarine sightings in the area of Araceli, Palawan, which turn out to be negative as informed by townsfolks. After which RPS Samar proceeded to sail towards Dumaran Island, on a southerly course,
The skipper again ordered a sonar sweep and finally made a contact. Immediately battle stations were sounded, with every crew on alert from bow to stern. Lieutenant Baluyo made the standard operating procedure of hailing the submarine in case it's an Allied one, though at that period, most of the Allied navies in the area informs the Philippine government and USN at Sangley and Subic that their submarines are transiting Philippine waters. Without any response from the unidentified watercraft, Lieutenant Baluyo ordered drop depth charges around midnight of June 22, 1956, after it the sonar sweep lost contact. ASW as a test of nerve and skills and PS-33 decided not to leave the area and stalk its quarry. Most of the officers and crew deduced that the submarine must have gone deep and waiting for PS-33 to depart. At 5:18 a.m. of June 23, 1956, sonar contact was again regained from the previous area where the contact was encountered, but it was lost in a span of 5 minutes. They continued dropping depth charges despite not having contact. Sonar contact was regained at around 5:30 a.m. and three more depth charges were dropped and RPS Samar departed the area in a few and returned wherein floating objects and oil slick were found. The nationality of the said incident was never determined, which could precipitate a crisis.